Itinotodo na ng mga Bicolano yung kanilang binibigay na suporta sa kababayang si Vice President Lenny Robredo at kanyang halalan 2022 ticket. Tulad dito sa Naga City, nagaganap ngayon yung Angat Buhay Bicolandia Grand People's Rally. At kung makikita nyo dito sa aking harlikuran, ito yung dulo na ng Magsaysay Avenue na kung saan ay dito na rin yung mga tao, kontento na rin sila sa nakikita nilang LED screen. Mga 1 kilometro o mahigit pa yung layo ng stage na napakarami ring tao at mahina na yung cellphone at internet signal. Bago yung Naga City Grand People's Rally, may naganap din na mga mini rally kaninang hapon sa Legazpi City sa probinsya ng Albay at kaninang umaga naman sa Sorsogon City sa Sorsogon Province. Huling hirit na ng Bicolanang si Lenny Robredo sa kanya mga kababayan ngayong panahon ng kampanya. Lahat pa ng kandidato, siya pa mas credible. Si Lenny po, hindi na pa puro salita, puro po siya gawa. May action po siya kasi sa ibang mga kandidato. Si Lenny po kasi, lahat na sinasabi niya, may mga proweba kaysa sa ibang kandidato po na hindi makita kung ano yung mga nagawa nila. Tsaka nag-show up po siya sa kagaya ng disaster, na nato po na pandemic. Hindi po siya natatakot magka-COVID. Kaya po mo niya na naghahagad ako sa Indong Tabang Liwat. Sa wikang Bicol, hiningi rin ni VP Lenny sa kanya mga kababayan na iboto ang running mate na si Senador Kiko Pangilinan. Dei ko kamu pigbigo sa tiwala ni pigtaon indo sa kuya. Pero, ang sa kuya pong dakulaon na pakiulay ngunyan, sa lambang Lenny na iboboto, dapat po Kiko Pangilinan ang kaibanan. Sa lahat ng mga kandidatong ng presidente ngayon, siya lamang ang karapat dapat na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At yan ang naging isa sa mga tema ng kampanyang ito. Sakripisyo, inuuna ang interes ng iba, inuuna ang pagmamahal sa bayan. Ngayong patapos na ang kampanya, sinabi ni VP Lenny, walang dapat ikabahala. Ito ay kahit pa kung pagbabasehan ang pinakahuling survey ay malayo ang kanyang numero sa nangungunang si dating Senador Bongbong Marcos Jr. Hindi ako kinakabahan kasi ginawa ko naman lahat. Ako na yata yung pinakamasipag. So sa akin, yung commitment ko naman na talagang tatapusin ko to, gagawin ko yung lahat. May mensahe rin siya sa mga supporters. Magtiwala lang. Magtiwala lang kasi hindi lang naman ako nung nagsipag, sila din. Hindi natin gagawin yung mga masasamang ginagawa ng iba. Yun naman yung pinakamahalaga. Diyos na yung bahala pagkatapos. Sa pagsasampa ng mga kaso ng kanyang kampo laban sa Philippine Journalists Incorporated, inihalimbawa ng pangalawang pangulo ang kasinungalingan ni Marcos tungkol sa kanyang na-dismiss na 2016 electoral protest. Unanimous ang desisyon, 15-0. Ang narrative niya, dinaya pa din siya. So parang wala nang redemption. Talagang ang sinungaling sa umpisa, sinungaling hanggang kahuli-hulihan. Kawawa yung mga Pilipinong napapapaliwala niya. Bernadette, ayon sa grupong Lenny People's Campaign, base sa impormasyon na nakuha nila mula sa incident management team ay 168,000 yung crowd estimate nila dito sa Naga City. Pero kanina pa yon, as of 5 p.m. at simula kaninang hapon, ay patuloy pa rin yung pagdating ng mga tao rito. Ayon pa rin sa grupo, doon sa Sorsogon City, 40,000 yung naging crowd estimate as of 8 a.m. At doon naman sa Legazpi City ay 30,000 kaninang alas 2 ng hapon. At syempre, pagkatapos nitong Bicol campaign sorties ni VP Lenny at ng kanyang team, bukas asahan ang kanyang malaking people's rally din sa Metro Manila, dyan sa lungsod ng Makati. Bernadette? Maraming salamat, Adrian Ayalin.